Mas malawak na health insurance coverage ang naghihintay sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sakaling maipatupad ang nakatakdang dagdag premium contribution nito. Ito'y sa gitna ng pagtutol ng nakararami sa dagdag kontribusyon kasunod na rin ng umano'y hindi maayos na sistema nito. Para ngayong taon po ay meron pa ho kaming anim na conditions na pinag-aaralan para po itataas din natin, no? Irrationalize natin yan. At over and beyond these six packages, all the rest po ng atin pong mga pakete ay itataas po natin by 30%. So talagang mahahabol natin, no? Yung naging epekto ng inflation, no? Sa cost of care. Ayon kay PhilHealth Corporation Affairs Group Acting Vice President Ray Balenya Sr., ilan lang ito sa mga benepisyo ng naturang contribution hike. Sinabi niyang marami na silang napataas na health packages noong nakarang taon kahit hindi na ipatupad ang 5% na dagdag kontribusyon. Siguro napalitaan po ninyo na yung dialysis ay dinagdagan po natin yan, no? Magmula 90 sessions, inaprubahan po ng ating PhilHealth Board na gawing 156. Ibig sabihin, lahat na po ng pangangailangan for dialysis ng isang pasyente sa loob ng isang taon ay sinasagot na po ng PhilHealth. Nananatili rin daw matatag ang kanilang financial position sakalit muling ipagpaliban ang contribution hike. Ito nga po yung naging commitment naman ng PhilHealth. Ito'y ipinahayag mismo ng ating President and CEO, si Sir Mandy Ledesma Jr., no? Nung itong nakaraang Friday, na committed po ang PhilHealth na ituloy po yung lahat ng mga reforma at mga enhancement, no? Sa atin pong benefit program. So, at syempre, sinabi natin yan sapagkat matatag, no, yung financial position ng PhilHealth. Alinsunod sa Universal Health Care o UHC Law, huling taon na ngayong 2024 ang pagtataas ng kontribusyon sa 5%. Bukas naman na PhilHealth sa panukalang pag-amienda sa UHC Law. Tayo po ay nakikipag-cooperate, no, sa mga hearings, sa mga pagpupulong tungkol dito sapagkat siyempre kasama tayo sa mga implementing agencies, no, ng UHC law. So ano man po ang magiging katalinuhan o wisdom ng Kongreso sa bagay na ito ay siyempre ipapatupad natin kung yan ay magiging ganap na batas. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News.